Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay naniniwala sa mga pampaswerte? Kayo po ba mga bossing ko ay laging umaalis ng inyong tahanan at kayo po'y nagsasapatos? Alam niyo po ba mga bossing ko na pagdating sa ating mga pasapatos na ginagamit, kailangan ginagamitan po natin yan ng pampaswerte mga bossing para kahit saan tayo tutungo, tayo po ay laging suswertihin. Ito po ang kisishare sa inyo ay isa sa mga napakabisa at proven na na napakabilis po ng swerte ng talag po nito. Kaya kung kayo po'y naniniwala sa mga pampaswerte, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte at kayo po ay lagi na lamang umaalis ng inyong tahanan at gumagamit ng sapatos. Gamitan po natin yan ng pampaswerte mga bossing ko. Ano po ba yan mga bossing? Kailangan lamang po natin mga bossing ko ng munggo. Ang munggo po ay mabilisan po ang solusyon nito or mabilisan na pagpapatupad sa mga pangarap po natin. Higit sa lahat, kung kayo po ay may transaksyon sa pagkakaperahan, mainam na huwag po kayo magpapawala po ng munggo. Kailangan din po natin mga bossing ko ng piso. Kailangan lamang po isang piso lamang ang ating kailangan at ito po'y napaka-epektibo. Tapos, 7 piraso lamang po ng munggo ang ating pong kailangan. Ang piso po at ang munggo ay bilog. Sumisimbolo po yan ng pera para mabilis po tayong magkaroon ng pera or matupad ang ating mga hinihiling lalo-lalo na sa pagdating po sa usapin ng pampinansyal. Ngayon po mga bossing, pagdating po sa piso, kagaya po na lagi ko po ay sinishare sa inyo, kailangan na ililinisan muna natin ito. Kung kayo po ay may tubig ulan, idip nyo lamang po ito ng 5 minuto sa tubig ulan pagkatapos ay hanguin at ilagay po or ibilad sa sinag po ng araw at hayaang matuyo po ito sa sinag ng araw or sa pamamagitan ng hangin. Yan po ay napakaswerte na ng coins nyong iyan kapag po ganun po ang inyong ginawa. Ngayon po mga bossing, kung wala ka naman tubig ulan, ay pwede naman po ninyong gawin. Ito po ay kumuha ka ng isang basong tubig, lagyan mo ito ng isang kutsarang suka at konting asin at ibabad nyo po ng 5 minuto rin ang ating pong coins. Pagkalipas ng 5 minuto, hanguin nyo po siya at ibilad din po sa sinag ng araw. Ganun din po, hayaan nyo siyang huwag nyo po siyang tutuyo, hayaan nyo po siyang kusang matuyo sa sinag ng araw at sa hangin. Ito po ang paggawa po ng mga pampaswerteng coins. Ang paglilinis ay tuwing umaga lamang po ginagawa. Ngayon po mga bossing ay kung halimbawa kayo po ay masyadong abala ng Tuesday or Friday, pero para po sa akin, ang aking po mga pampaswerte ang pinakamabisang pamamaraan ay tuwing Tuesday or Friday. Pero kung wala kang time diyan, pwede nyo itong gawin ng kahit anong araw basta magpupulang damit po kayo. At kailangan ay 6:37 hanggang alas 8 lamang po ng umaga ang paggawa. Huwag po kayong gagawa sa hapon mga bossing. Ito po ay lagi kong pinapaalala sa mga bossing ko dahil maaaring gagawa nga po kayo pero hapon po kayo gagawa, marireverse po yan. Kasi ang hapon, taglubog na po yan. Ang taglubog, kagaya rin po ng pababang signature, yung po yung pinakadulo, pababa, yung mga pababang yan, yan po ay negative. Magdudulot po sa inyo na kahit anong gawin ninyong kayod ay sa wala't wala. Kaya lalagyan nyo ito ng pakuwit na pataas lamang, pacheck, at ganoon din po yung pataas sa sinag ng araw para tagumpay po tayo. Ngayon po mga bossing, kapag po kayo ay ready na, ganito lamang po inyo pong gagawin. Halimbawa, ito po yung inyo pong sapatos mga bossing. Ngayon, kumuha ka lamang ng kulay pula na tela. Kung wala po kayong gantong pulang tela, pwede po mga bossing kahit anong kulay na tela ang inyo pong gamitin. Or kaya po, ang pinakamainam na kulay, kung hindi pula, berde, dilaw, orange, yun po. Ngayon, kung wala ka naman mga ganito, pwede po kayong manahin na lamang. Halimbawa, meron kayong lumang-lumang pulang damit, yun na lamang ang inyo pong gamitin. Gupitin nyo po siya at gumawa kayo ng unton. Pagkatapos, pwede nyo na, kasi doon po rin ako nagsimula mga bossing. Hindi naman po ako nakaka-order po ng mga ganito noong nagsimula na ako noong isang taon, 2019. Pero the rest, mga ilang taon na po ito nakakalipas, noong isang taon lang po ako nakatry. Kasi nga po, wala akong pambili yung mga panahon pong yan. Ngayon po mga bossing, para po tayo iswerte sa ating buhay, kung ano man ang transaksyon natin tungkol sa pagkakaperahan, ipagdasal po natin lagi yan na tayo po'y magtagumpay at magkaroon ng gabay. Ngayon po mga bossing, ay sasabayan po natin ng ganitong pampaswerte. Ngayon po mga bossing, ito pong ating coins na nalinis na, ilalagay nyo lamang po siya dito. At ilalagay po natin ang 7 piraso po natin ng munggo. Ayan, lagay po natin to, isa,
dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. O yan, nakapito na po tayo. Ngayon, mananalangin ka sa may silangan ng 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. Think positive, sa pamamagitan nito ay dadalo yung walang upay na swerte sa akin at lahat ng mga pangarap ko ay matutupad. Kung ano man ang pinagkakabalan ko ngayon tungkol sa pagkakapirahan, ako ay magtatagumpay dito at dito na ako yayaman. Siyempre, lahat naman po tayo mga bossing ay nagnanais po niyan, di ba mga bossing? Kung kaya ta, wala naman po itong bayad ang ating mga kahilingan, yung mga wish po natin ito, mga wishes po natin, lubos-lubosin na po natin mga bossing. Pagkatapos siya po mag-wish, ito po ay sasaraduhan yung ganyan. At sa gabi, mga bossing, ay ilalagay niyo po ito dito sa ating sapatos. Ngayon po mga bossing, kung kaya niyo din po, iwag-wag niyo po yung pitong munggo at saka yung coins po natin, ilagay nyo doon sa loob at suotin nyo kapag po kayo ay aalis, kung kaya po ninyo. Kung hindi magiging balakid po sa inyo, pero kung magiging balakid, pwede naman po pagka umuwi na lang kayo sa gabi, ilagay nyo po siya. Basta ito ay sa umaga nyo ginawa ang pampaswerte, tapos sa gabi, ilagay nyo lamang po siya dito para po kumapit na ang swerte sa inyo. Saan kayo tutungo ay magkakaroon kayo ng mabisang proteksyon. Yan, sabi rin po nila, ako po nasubuhan ko na dati yung piso na lalo-lalo na ako, halimbawa, interview ka or para makahanap ako ng trabaho dati, ganun din po akin pong ginagawa. Ngayon po, naglagay ako ng piso kasi para hindi rin po ako kabahan, parang pampalakas po yung loob ko kapag ako kinakabahan, ginaganong-ganong ko yung piso para mawala yung kaba ko, para yung isipan ko ay nandoon tapos malimutan ko yung kaba ko. Ginawa ko po yan dati nung ako'y naghahanap ng trabaho. At sa awa naman po ng Diyos, ako po ay mabilis natanggap. Isang applyan lang ay natanggap po kagad ako sa trabaho at ako'y na-regular po kagad. Kumbaga, hindi yung tipo na yung maganit na ano, kasi yun po akin po mga ginagawa sa pool. Kaya ako po isa sa mga panati ko sa mga pampaswerte. Kaya lang, ako nga po ay nagkaroon ng puhunan noon, ay kumbaga'y lumihis ako. Halimbawa, ako po ay nagtinda kami ng damit, alas, yung mga ganon. Pero in the end, ay dito rin ang bagsak ko kung ano mo po ang akin nalalaman. Kaya, kumbaga, ito ay naging lesson sa akin yung mga nakaraan na kada ako yung magkakaroon ay lumilis na. Kumbaga, hindi ko na ito inaayos. Kumbaga, pinagtatabi ko na yung aking mga pampaswerte kapag sinuswerte na. Pero, kumbaga, naging lesson ito. Tapos, yun nga po, naisip ko na talagang sigurado dito talaga ang aking kapalaran. Kaya, bagay dire-diretso na po ito. Ngayon po mga bossing, kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala, ito lamang po ang pwede nyo pong idagdag kung kayo po nakakaranas na kumayod kalabaw na pero sa wala't wala pa rin, panahira, lagi na lang negatibo. Kung kayo po naniniwala ha, wala pong persahan po ito. Kasi ito po ay base sa aking mga karanasan na aking sinishare sa inyo. At marami rin po akong mga bossing na ang dami pong iba't ibang mga istorya na sinishare, iba't ibang istorya ng buhay na talaga namang tunay naman sila po yung sinuwerte mula po nga po ng nag-focus po sila dito. Pero syempre, lagi nyo po tatandaan, una ay ang mahal na Panginoon para magkaroon tayo ng gabay, magkaroon ng liwanag ang ating buhay, tapos pampaswerte para kahit tayo'y kumayod kalabaw or kaya kahit tayo'y simpleng mamamayan, hindi naman tayo malase ng grabe-grabe. Yung ba tipo na hindi pa kayo nakagawa ng mga pampaswerte, kasi ako po ganun, ang dami mga pagsubok sobra-sobra. Pero nung ako'y nag-focus po dito, na-reverse po lahat po yan. Ultimo yung magulong pamilya, lahat po naging okay po ang lahat, kaya sobrang saludo po ako dito. Tapos dagdagan natin ng sipag at syaga. Ilang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!